Ito na kaya ang pagkakataong hinihintay natin lahat? Ito na kaya ang tugon sa kinasasabikan natin na igawad na ang national artist sa nag-iisang superstar ng kasaysayang Pilipino kay Miss Nora Honor? Abangan. Sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon at kinukumusta ko po kayo, nawa po nasa mabuti kayong kalagayan at nawa ang pag-iingat, pagpapala ng Diyos sa bawat isa, lalo na sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay ay sumaatin. Ito po si Gifford R. na nagsasabing maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik ng Heart's Expression, lalo na sa mga nag-subscribe na at patuloy po na ito po ay inyong sinusubaybayan. Maraming salamat at paumanhin po kung meron man po kami mga pagkakamali, meron po akong pagkakamali na po wala pong personalan, hatid lamang po namin ay makapag hatid ng kasiyahan sa inyo, no po? At maraming salamat po muli. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe niyo po ang YouTube channel na Heart's Expression. Ito po ay ating i-like, tapusin ang video, i-share, at ito po ay patuloy nating abangan at tangkilikin. At lalong-lalo na ang YouTube channel ng ating mahal na si Ate Guy, ang superstar na si Miss Nora Honor, ang YouTube channel na Nora Honor Official, kung saan maraming kapanapanapik at kaabang-abang ng mga balitang ina-upload mo po ng videos ang ating mahal na superstar, of course, at talagang nakakasagap tayo ng magagandang balita, positibo, at nakita naman natin ang ating mahal na superstar na ang ganda-ganda ng kanyang aura. Kaya yun po ang Nora Honor Official YouTube channel, ating pong isubscribe. At sa March 12 po, again, huwag niyo pong kakalimutan, March 12, 3 p.m. to 7 p.m. sa Gloria Maris Gateway, ang get-together ng mga Noranians. Sama-sama po tayo doon. Ipakita po natin puwersa at makasama po natin ang ating mahal na hinahangaan sa ating Guy. No po? At gusto niya po tayong makita sa bawat detalye po nito. Punta lang po tayo sa FB page ng Noranians Worldwide at nandun po ang mga announcement at paanyaya ng ating mahal at masipag na si Mr. Edgar Castro, ang ating presidente. Sa pagpapatuloy, mainit na mainit pa rin na pinag-uusapan ang national artist ni Ate Guy, ni Miss Nora Honor. Of course, maraming naghihintay, maraming na talagang naiinip, nag-aabang. At ang tanong, kailan nga ba ito maibibigay sa kanya? Kailan ito maigagawad sa kanya? Sapagkat deserving po si Ate Guy. Sino man po ang maging presidente ng bansang Pilipinas, sino man po ang mga namamahala nito, hindi po dahil sila ay malakas o malakas si Ate Guy sa kanila, kundi si Ate Guy ay karapat dapat pong hiranging national artist. Sino man po ang lumuklok na presidente dahil naniniwala tayo sa sining ni Ate Guy na siya lang po ang nakarating at nakaranas ng ganitong tagumpay na nagbigay din po ng karangalan sa ating bansa. So walang question kung si Ate Guy ang pag-uusapan. Kung si Ate Guy po ay karapat-dapat, talaga namang karapat-dapat, yan po ang sagot. Sa mga nagdaang presidente ng ating bansa, hindi pa po naigawad kay Ate Guy. At marami pong hindi natin alam ang talagang dahilan, nag-question nito, pero marami po ang sumasang-ayon. Kaya lang ang tanong, meron pa pong ilang buwan na natitira sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Maibigay po kaya sa kanya ngayon 2022 kay Ate Guy ang
pagiging national artist. Alam niyo po, kay Ate Guy, sabi niya, hindi na, kumbaga kung hindi sa kanya, hindi para sa kanya. Kung darating, darating. Kung hindi nauukol, hindi bubukol. Ang mahalaga, kumbaga po, sapat na sa kanya, sinabi niya noon na tayo, na mga milyong-milyong mahanga sa kanya, iba't-ibang ahensya, no po, naniniwala si Ate Guy ay national artist. Siya po ay people's national artist. Ang taong bayan mismo ang nagsabi. Ngunit, syempre, iba pa rin na talagang siya ginawad yung dapat sa kanya. Alam niyo po, sabi ko nga, si Ate Guy, national artist man, igawad man ito o hindi, si Ate Guy, wala nang dapat patunayan pa. Si Ate Guy, matagal ng national artist sa mga naniniwala sa kanyang sining at kumikilala sa kanyang husay sa naiambag sa atin, sa kultura at siyempre sa karangalan na ibigay sa ating bansa. Pero alam niyo po, kilala natin na si ang pamilyang Marcos, no po, ay talagang nagmamahal kay Ate Guy at naniniwala sa sining ni Miss Nora Honor. Simula pa lamang po noon sa panahon ni Doña Josepa, nakita niya yung ginawa ni Ate Guy sa kasaysayang pasikatan hanggang sa panahon ng pumanaw na kagalang-galang na President Ferdinand Edralin Marcos. Nakita po natin hanggang kay Ma'am Imelda Marcos, nakita natin. At gayon din po, siyempre, si President, Ma'am Amy Marcos, no po, na talagang nagpakita na siya po in interview katungkol sa pagiging national artist ni Ate Guy. Ang kasagot-sagot niya ay, pag akong tinanong, bias ako, sabi niya. Kasi akong nag-produce ng Himala ni Ate Guy. Siyempre nga naman, alam ni Miss Amy Marcos na talagang karapat-dapat na maging national artist sa Ate Guy. Sabi niya, magiging bias ako. Nag-produce ako ng Himala, Minister of North, at yun, nagpagawa tayo ng rebulto doon sa Ilocos Norte at inadapt siya sa Ilocos Norte. No po? Winelcome doon si Ate Guy at nakita natin na talagang hindi po, alam, kung bias, tama yung pagkabias, tama po. Pero sa kanya, talaga pong matagal na si Ate Guy ay dapat iginawan ang national artist. Siyempre, at ngayon, siyempre po, inihayag pa ng aspiring president ang mahabol na si PBM. No po, Senator Bongbong Marcos Jr. na siya ay big fan ni Ate Guy. I'm a big fan of Miss Nora Honor. No po, sa isang interview. At kung siya po ay palari, sa nakita po natin na napakalakas sa survey, kung babasihan, at hindi lang po survey, nakita po natin yung mga tao kung gaano kadami. Alam niyo po, at naniniwala siya kay Ate Guy. Siya na po ba ang gagamiting instrumento upang igawad kay Ate Guy ang pagiging national artist? Hindi po, katulad ng sinabi ko kanina, hindi po dahil big fan ni BBM si Ate Guy, kung hindi po dahil po din sa city. At kailangan lang po yung pipirma nito, dapat yung magiging presidente nito, dapat po ay talagang naniniwala kay Ate Guy. Sabi nga po ni Ma'am Amy sa isang interview, na politika na ba? Bakit ganito ang nangyari sa national artist? Nga dapat po talagang hinirang na si Ate Guy. Ipag-pray po natin mabuti. No po? Ipag-pray po natin mabuti na igawad kay Ate Guy ang national artist. Kasi deserve ni Ate Guy ang national artist. No po, ibigay para sa kanya. Habang siya po ay malakas, habang siya po ay buhay na buhay, habang ma-appreciate niya po ito siya mismo, no po, bagamat sabi nga ni Ate Guy, ibigay kung ibigay. Pero tayo po, ibigay natin yung para kay Ate Guy. Ate Guy, maraming salamat. Pinaglalabang ka namin sa iyong karapatan at maraming dumadalangin sa iyo. Nawa, igawad sa iyo ito. At gayon pa man, pagpalaan ka ng Diyos palagi
at sumayo ang pag-iingat ng Panginoon. Because if we are with Sabbath as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you.